Geraldo Domingo, ngayon lumalabas na yung mga kwan. Kaya hindi kami ang rason kung bakit matatalo yung kaso ninyo kay Sergeant Mayo. Yung sinabi ko sa iyo nung una, hindi kami, kasi yun ang statement mo eh, na because of these hearings to be conducted, baka matalo yung kaso ninyo. Matatalo yung kaso ninyo dahil mahina kayo. Yun ang katotohanan. Hindi nyo alam mag-imbestiga. Niloloko nyo pa. Isipin mo, arresting officer eh, hindi naman sila nag-arrest. Hindi ba naman katarantaduhan yan? Di ba? Is that the proper protocol, Gerald Domingo? Unfortunately, Your Honor, nung pumunta po akong pidig, wala akong kasama except drivers and security. Wala akong dalang tao. Hindi ko alam po na napaligiran na po ako ng mga siraulo, Your Honor. Pwede bang pangalanan mo? Sino yung siraulo? Eh kasi nakapaligid kami sa iyo ngayon eh. Baka kasama kami dyan. Yung nag-usap-usap kanina, Your Honors, mahalata niyo naman. Nakikita niyo naman na nagkukunib para idiin ang direktor nila. Idiin si General Domingo. Latest yung si Major Salmingo, Your Honor, halimbawa. Nahalata mong tinuruan ni Gonzales. Ano sasabihin para sirayin si General Domingo? Hindi pwedeng si Gonzales. Kasi ang boss niya, si Ibañez, eh. He's the deputy of Colonel Ibañez. Hindi ba, Colonel Ibañez? Yeah, as a matter of fact, you arrived at the scene together with Major Salmingo. Yes, Your Honor, I admit, Colonel Ibañez. Dahil, pagtitingnan po niyo to, Your Honors, dalawang buwan pa lang ako nag-director ng PDIG. Nakahuli tayo ng mahigit isang toneladang shabu. Ang daming tumawag sa akin, ang galing mo, General Domingo, snappy ka. But I told him, Your Honors, hindi ako ganun ka-snappy. This incident was hinayaang mangyari. It is a providential, Your Honors. Hindi sa galing ni Domingo, hindi sa pumalpak yung mga sindikato sa PNP. It is a providential, Your Honor. God allowed this to happen so that once and for all, the PNP will have the chance to identify who are really the members of the drug syndicate operating in the country, Your Honors. And it is now or never, Your Honors. Pag hindi natin mahuli itong sindikato sa PNP, mawala na tayong chance, Your Honor, kung mag-focus tayo dito masyado kay Domingo sa kasalanan niya, which I admit, marami akong lapses. We lost the chance, Your Honors, Mr. Chair, to really unmask these drug syndicates na namamayagpag for how many years already, Your Honors. Thank you. Mr. Chair, Gerald Domingo, kung titignan mo, patrolman yun. Hindi, marunong na nga silang mag-invoke ng right to remain silent. Eh. Di ba? So, hindi yung problema ng illegal drugs, hindi na concentrated sa mga third level officers. Yung iniimbestigahan ko sa Committee on Public Order and Safety, nandun din si Chairman Barbers. Wala na, nandun na sa baba ang kalokohan. Yung ginawa ninyo kay Sergeant Mayo, ganun din ang ginagawa ng tao sa ibaba eh. They're committing crimes to come up with accomplishments. Kanila, Machiavellian eh. The end. Justify the means. Hindi dapat Machiavellian. Kagaya nga ng sinasabi ko, kung ang ikukulong natin ay inosente, mas mahirap yun.
Mas gusto ko pa na malibre yung sampo. Huwag lang natin ikulong yung inosente. Yun ang kuha natin. As I see it, nung inimbestigan namin yung mga Region 4A na Regional Drug Enforcement Group, the chairman, Chairman Dan Fernandez and I, nakatanggap kami ng mga kwan, messages and letters telling us na ganun din ang nangyayari sa kanila from all places of this country. So in other words, ganun. Kaya nga ako binara si Gerald Dubrian nung sinabi niya na MO ng police. Hindi raw MO ng police. Eh, police ang gumagawa eh. I think that is the prevailing MO. And that MO is not supposed to be legal. Di ba? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair? I commiserate with the sentiments of Congressman Akop. I thought you have a longer patience than I do. But it seems it's the other way around. Anyway, Congressman Gomez? Mr. Chair, according to stories nila, tinatahi-tahi ko to eh. May kita ninyo na very inconsistent yung storya ninyo eh. Sergeant Mayo was arrested initially at 11:51. Yung sinabi niyo. And then, nag-meeting si General Domingo, Colonel Olonan, Lieutenant Colonel Gonzalez, Lieutenant Colonel Ibanez. Nasa isang meeting room kayo. Tinanong ka kanina, Colonel Olonan, nasabi mo kasi nga dadalhin sana si Mayo dun sa Pasig dahil para sa iyo mag-pinpoint ng location. Yan ang sabi mo kanina. Tapos, nakita natin si Mayo was driving a parked car at 11:58. Tapos, ginawa niyo pang ang report naman ni Lieutenant Colonel Ibanez, itong OIC ng SOUNCR, that Mayo was the arresting officer sa Pasig nung sa hapon. Kayo ni Ibanez tsaka ni Gonzalez, magkaaway ba kayo? Magkaaway ba kayo dati o magkaibigan na kayo ngayon? Hindi po kami magkaaway, Your Honor. Oh, hindi negative po, Your Honor. Si Ibanez, ang tao mo si Mayo? Yes, Your Honor. Okay. Si Ibanez, ay si Mayo, for a while he was in Mindanao, di ba? Hiningi mo siya, pinabalik mo siya sa'yo? Yes, Your Honor. Bakit tinapon si Mayo sa Mindanao? Because may problema rin siya, may kaso rin siya sa he was charged for drugs, di ba? Listed, Your Honor. Yes. Binalik mo siya para magamit mo. Si Gonzales, ang tao niya, si who? Juden? Si Francisco? Tao mo, no? Negative, sir. Hindi ko po yung tao, sir. Subject po yan, sir, ni Sir Ibanez, sir. Subject ni Ibanez. Hindi mo rin to tao. Negative, sir. Sir, may sariling koplan po yan, sir. Ha? May koplan po yan, sir, na ginawa siya ng... So, nung nagkaroon ng raiding doon sa Tondo, ikaw yun nandun, no? Colonel Gonzales, andun ka, di ba? Sir, I was called by... Yes or no, andun ka? Yes, sir. I was called by Sir Ibanez. Hindi ko tinatanong ko kung nandun ka or hindi. But you're not supposed to be there. And then... Tinatahi ko yung istorya niyo. Ha? Si Ibanez naman, gusto papuntahin si Mayo para maging arresting officer doon sa Pasig. Correct? Hindi po, Your Honor. Oh. Yun po kasi itong totoong nangyari doon. Ano? Yun po kasi yung... Actually, Your Honor, hindi naman talaga siya... Ano yung totoong nangyari? Nung time ng arrest doon sa Pasig, hindi po ako nandoon. Hindi ka ikaw. Report mo yun eh. Yes, Your Honor. Pero ako po. Huwag ka masyadong mabilis mo sumagot. Binabanggil mo yung story eh. Report mo nga yung binabasa ko dito eh. Nilagay mo dito. Mayo was arresting officer in Pasig. Ikaw ba ang OIC, SOU, NCR?
Yes, Your Honor. Oh. Bakit yung sinasabi yun? Kasi nag-hot pursuit eh. Una, may posas na wala, tinanggal. Tapos pinapunta mo ng Pasig. And then next to, nag-hot pursuit na kayo ulit. Ayun, no? Kay Ulona, no? Kaya nga miniting nyo itong tatlo, si Pinyon, si Isik, eto si Olonan. Dumating ito si Lieutenant Pinyon, alas 4. Sabi, arrestado si Mayo. Eto si Achuelo, dumating alas 6 ng gabi. Yung meeting alas 10:30 ng gabi, headed by Colonel Olonan. Your Honor, my order is to arrest Mayo kasi pabalik na siya galing ng Pasig. Inarreston nyo na nga na 11:51 eh. Pinakawalan nyo eh. Tapos sinabi mo, ikaw nga mismo nagsabi oh, gusto mo i-rewind natin yung video. Sinabi mo, to bring Mayo to the Pasig operation to pinpoint the location. Ikaw nagsabi niyan. I'm writing down what you said. Your Honor, the agreement is sasama si Mayo. So may agreement. Andali. Dakala mo na ha. So may agreement na dadalhin si Mayo siya magpipinpoint sa location sa Pasig. So iba na. Your Honor, yun ang pag-agree namin during the meeting. Paano mo dadalhin sa Pasig para magturo si Mayo kung inaresto nyo na? Your Honor, nang inaresto nyo na nga for a bigger case eh. Gagamitin nyo pa para mag-pinpoint. Yes, Your Honor. At ang extension ninyo is mag-hot pursuit. Because hindi nyo minimension October 9. Bakit meron kayo October 9 na na-arrest ni Mayo? At 2:30 in the morning, may hot, ayun, no? Nasa website ng PNP. At ang nagsasabi dito, si Brigadier General Olaguera, this is your statement in your website, the Philippine National Police website. You are saying here, on October 9, 2022, at around 2:30 a.m., operatives of Special Operations Unit 4A under the supervision of Brigadier General Domingo, etc., etc. Ayan, oh. Binabanggal niya yung story. Inabot kayo ng more than almost 24 hours. Yung niluluto ninyo na story, hindi talaga matahi eh. Kasi kayo ng mga polis, alam niyo naman, na kapag kinakabahan na kayo magsalita, kahit sino sa atin, most of the time, totoo yung sinasabi natin. Kaya nga ito lumalabas eh. Hindi niyo magawa ng tama yung storya na gusto niyo lumabas. That is a problem here. Tapos, iba-iba yung mga details coming from this agency. Congressman Gomez. Ito mo, Mr. Chair. Kasi, una, sinabi nila, 1752 Tondo. Tapos, sa spot report, 1742 sa Manila. And then, ang tamang address is 1734 Jose Abad Santos, Grace Park. 1734 Jose Abad Santos, Tondo. Tatlong address. Tatlong number. Sa Philippine Tang Yu Foundation. Di ba kapag may nahuli kayo sa isang lugar, you also ask and you also question the owner of the place? Nasaan itong storya na do? Sino ang may-ari ng building? Sino ang may-ari ng lugar? Did it ever come out in your report? Hinanap ba natin? Itong kay Mayo, dalawa yung wealth and personal development lending niya. Itong isa sa Tondo, Grace Park. At isa dito sa Tayuman Tondo. Hinanap ba natin, chinek ba natin pareho? Iba-ibang story yung ginagawa ninyo eh. Yung tiwala ng tao binibigay namin sa inyo. And then you come up with stories like this. Who are we protecting? Si Mayo pinoprotektahan ninyo? Why?
baka magsabi ng totoo. Baka mas marami alam si Mayo kaya pinoprotektahan natin. Mayo, ikaw na lang. Kesa madamay pa yung iba. Ito yung nangyayari sa story niyo today. Ayan, tingnan mo. Meron pa kayo. What's suspicious here, Mr. Chair? Yung address ng Philippine Tang Yu Foundation, talaga hinanap nila yun. 1734 Jose Abad Santos East Grace Park, Caloocan. And yung isa, 1734 Jose Abad Santos, Tondo, Manila. Bakit may ganun? Para pag nagkaroon ng search warrant, mali kagad yung lugar. Mr. Chair, I think we'll really have to come up with a heavy recommendation against this police personnel. Masakit because masakit. Kasi ako, when I was mayor, I fully supported the Philippine National Police. Ayoko na merong kalokohan. And then here I am in Congress, harap-harapan naglolokohan tayo. Iniisip niyo lang yung sarili niyo. Hindi niyo iniisip yung buong Pilipinas na umaasa sa inyo that we are all here against drugs and yet you're in the middle of it. Sorry, pero yan talaga. Ito yung story nyo. Kayo mismo nagsasabi niya, no? Hinayaan yung hulihin namin kayo. Kami na yung nakakahuli sa inyo. Lahat kami dito. Lahat ng nakikinig. Why are you doing this? Mr. Chair, I leave everything to you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Gomez. I understand your frustration that I think most of the members of the committee share, no? Talagang ganun. Ngayon, dati ang kwento, pagka may Chinese, drug lord. Ngayon, pagka ang usap-usapan sa kalsada, pag may police, drug lord na rin. Masakit pakinggan yun. I'm sure all of you who are officers, ayaw yung naririnig yan.